Ayan, happy Sunday morning mga ka-riders. Tara, punta tayong Sorsogon, mag long ride tayo. Okay, hindi natin kaya yon, masyado malayo. Dito lang tayo sa Lumban po. At ano, maghahanap ulit tayo ng motorsiklo. Okay, ito na po tayo sa Arco ng Pagsanghan. At kilala po itong Arco na to na tourist destination po dito sa Laguna. 3, 2, 1. Ayon dun sa ating informer na andito ro po sa Lumban yung motor na hinahanap ko. Alam niyo po ang hinahanap natin, syempre yung mura, guwapo, tipid sa gasolina, at hindi po gawang China. Meron pa bang ganon? Siguro sinuswerte na tayo pag meron pang ganon. Pero talagang sinuswerte po tayo dahil meron pong ganong motorsiklo sa Konswerte Motors po. Ito, nasa gawing kaliwa natin. Tama-tama. At kala ko lalagpas pa tayo. Hindi ko kasi kabisado itong pwesto nila. Ngayon ko lang po narating. Kaya lang medyo lagpas tayo. Tara, balik tayo. Okay, dito tayo paparada sa medyo malilim at baka ma-heatstroke na tayo sa init. Kahit umaga pa lang mainit na. Okay, katabi lang po ng Rosy itong Konswerte Motors. Okay, good morning mga ka-riders. Nandito naman tayo sa National Highway ng Maytalang 1, Lumban po, at sa tabing bayan lang po ng Pagsanghan. Okay, dahil Sunday po ngayon, ito pong konswerte bukas po. Yung hinahanap natin na unit nandito po, tamang-tama, at may review natin. Okay, ito may mga nagka-canvas po ng mga repo na motorsiklo. Maganda ang pwesto po dito ng konswerte, tabing kalsada lang. Mabilis makita. Ito, yung ating i-review ngayong araw. Akala ko po na i-review ko na lahat. Meron po palang natira pa. Ito, si Euro Motor E110. Hindi ako nagkakamali. Kahawig niya yung Raider 125 ng Suzuki. Okay, busy lang si Sir Jay At hihingi tayo ng permiso para mailabas natin itong Euro Motor E110 para maganda ang ating viewing. Ito, mga repo po itong binibentang to . Ayan, i-assist tayo ni Sir Jay kasi nagsosolo ho siya . Daming customer. Ito, inabala na natin. Sir, pasensya na. Okay sir, tatanggalin ko lang itong banderitas at baka may mamiesta sa atin. Mamaya ako na ibabalik. Sige sir, mamaya na yung presyo. Ilalabas po natin para maganda po ang inyong viewing. Doon lang sir, sa medyo bakante. Ayan. Ito ho, ang kisig ng motor na to. Talagang panlalaki po. Matte black po ang kulay niya. Bali, tatlong kulay po ang available sa Euro Motor E110. Bali, ito nga pong matte black. Meron din po siyang matte blue at matte red. Ayan, bagay naman sa forma niya yung kulay, di ba? Okay, unahin natin yung kanyang mga decals. Sa kulay, kitang-kita, ayan, Euro Motor dito po sa pinaka-harap niya. White at red combination. And then dito po sa baba, yung kanyang model name, E110, then Euro Sport. And then dito po, ayan, yung kanyang Sport Euro 3. Maganda po ang graphic design nito. Yung kanyang decals at klaro tignan, hindi siya masakit sa mata. Okay, bali semi-automatic po ang Euro Motor E110, bali 4-speed po siya. Ito po ang kanyang gear shift pattern. Okay? Rotary po, ibig sabihin kapag tayo po ay naka-kwarta, pwedeng ibalik sa neutral, ayan, sa zero. Pero ano ho 'yun ha? Sabi, pag nakatigil lang pwedeng mangyari, pag umaandar ho, hindi ho pwede 'yon. Okay, balik tayo dito sa kanyang front view. Siguro naman po ay hindi na tayo maghahanap ng matataas na specs kagaya ng LED sa headlight. Of course, nakabulb lang po siya dahil po yung presyo niya talaga mababa na po. And then ang kanyang turning signals, ito po katabi na ng headlight, kasama siya dito sa pinakamukha niya. Ayan po, left and right turn ay bulb ho lahat.
Okay, hindi naman pwedeng LED ang isa sa bulb. Ano po? Talagang bulb po yan. Okay, telescopic fork po yun to, yung kanyang front suspension. And then of course, drum brake po dito sa kanyang front brake. Ayan. O baka maghanap pa kayo ng ABS o disc. Swerte na tayo pagka ganung ang specs pa niya. Okay, meron pong sukat na 2.50 by 17 ang kanyang front tire. And then tube type pa po ito. Ayan, ang kanya naman pong brand ay Wanda. Okay na rin. Okay, sa tail light naman po niya, all bulb mula dito sa stoplight hanggang sa turning signal. And then ito po maganda sa kanyang gear. Meron siyang rubber para pagmamadali. Minsan kasi dumudulas ang ating chinelas o kaya sapatos pag wala akong rubber. So sana yung kanyang rear brake nilagyan na rin. Ano po? Pero may mga nabibili namang aftermarket na panlagay dito. And then ito po ang kanyang starting system. Of course, kickstart at saka push button. Sa rear suspension po, naka swim arm siya. Ito, dual shock absorber na po. And then sukat po ng kanyang gulong dito sa likod, mas mataba ng konti, 2.75 by 17. Kala ko made in Taiwan, made in China po dito. Pero sabi ko nga, halos pareho lang yung dalawang bansang yan. Yung kulay gold yung kanyang drum brake ito. So bumagay naman sa kanyang forma. And then sa kanya na muffler, mahaba siya, yun lang, wala nga pong heat guard. Sana pwedeng lagyan, ano. Pero kaya naman siguro mag-improvise dito ng heat guard. Saka ito pa, sana nilagyan pa nila ng isang parang brace dito para i-connect na lang dito. Baka minsan, hindi natin na-expect pag lumuwag to, uga-uga na to. Mas maganda kung dalawa ang kanyang pinaka-bracket dito, ano po. Okay, kakaiba naman yung kanyang naked handlebar, matte black. Yung kanyang screen display po, pure analog po siya. Okay, dito po sa left side, ito yung kanyang speedometer, kasama na po yung odometer. And then, fuel indicator, high beam, low beam sign, and then yon turning signal sign. And then yung kanyang, okay po, yung kanyang gear position, mukhang naka-digital na po. Ayan, okay din naman. Sulit na sulit para sa presyong nasa 40,000 plus. Okay, sa kanya naman pong switches and button dito po sa left side, nandito po ang switch ng headlight, park light at saka switch off. And then itong kulay red, high beam, low beam. And then turning signal, left and right, ang kanyang horn, and then yung kanyang choke naman po. And then dito po nagsosolo yung kanyang push start. And then ito po yung kanyang front brake sa kanan. Dahil semi-automatic nga po siya, wala siya siyempreng clutch. Preno lang at saka meron siyang cambio. Ayan. Okay, check natin yung kanyang under seat. Meron siya ditong maliit na utility box. So dahil nandito po ang battery, kaya expect na natin medyo mababaw to. So pwede pa rin naman tayo maglagay niya ng ating mga gamit. And then sa kanya naman pong fuel tank capacity, medyo maliit po, 3.6 liters lang. Pero pagdating naman po sa fuel consumption, nag-research po tayo, meron po mga ka-riders natin na nag-share, nasa 56 kilometers per 1 liter ang kanya naman pong fuel consumption. And then sa top speed, umaabot po ng 80 to 90 kilometers per hour. And then check natin yung kanyang seat. Tanggalin na muna natin yung plastic. Okay, ito po, meron siyang hook ng helmet. Dalawa, magkabila. Kaya pag halimbawang may dala tayong helmet, pwede natin iwanan dito. Okay, ayan. Simple lang yung kanyang seat cover. Walang masyadong stitches. So, malambot naman po. At ito, magaspang. Siyempre, makapit yan pag tayo natago. Hindi yan dudulas. Okay, sige. At check natin, ha. Okay, ang laki talaga ng similarity niya sa Suzuki Raider 125 kasi ang liit po niya tignan, nasa lang po ito, 93 kilograms sa dry weight. And then ito, mababa po ang kanyang ground clearance, nasa 138 mm naman po. Then sa seat height, ito medyo mababa rin, nasa 765 mm po. Okay, sakyan natin. Okay, ayan po. Nakaupo tayo pero lapat po yung ating dalawang paa sa simento. Kaya komportable po ito. Ayan, ang sarap po mag-bounce. Ayan, tingnan nyo, ang lambot ito talaga. Ayan.
Ay, mukhang talagang comfortable ito gamitin. Sumasama po siya, sumusunod po yung kanyang bounce. And then ito, medyo malaki po yung kanyang naked handlebar. Sukatin natin. And then, lapit po sa ating tuhod. Yun lang. Talagang fit po tayo. Siguro pwede itong anuhin, i-adjust. Siguro ipo-forward ng konti o magpalit ng naked handlebar. Kasi ang ganda na po ng riding comfort niya dito. Yun lang talaga dito sa harapan. Ayan po, kailangan pa nating manho. Ipasok yung ating hita o tuhod. Dahil aabutin po talaga pag tayo ay magliliko. Sa bagay, kung hindi naman po sharp curve, okay lang po yun. Wala, ganyan lang. Pero syempre, lalo sa atin, masisikip ang kalsada, madaming kasakyan, talagang hindi may iwasan. Liliko tayo ng medyo sharp. Kaya yun po ha, yun lang aking masasabi. Hindi tayo pasubsob. Komportable pa naman din po ang kanyang riding position. Okay, testingin natin yung kanyang munang front brake. O yan, dahil tayo ay nasa magaspang na simento. Drum brake po ito ha. Okay, suwabe. Suwabe po ang preno. Hindi siya biglang tukod. Kumbaga, kahit biglain mo to, hindi ka basta-basta susubsob. Okay. Ayos. Then sa rear brake. Ayaw, malakas po sa rear brake. Rinig ko yung kayod ng gulong sa simento. Malakas ang preno. Ayos.
Okay, nandito po si Sir J. Paras. Mukhang tunog director po, Carlo J. Caparas. Okay, siya po yung marketing assistant dito sa Consorte Motors. Sir, tatanong lang po natin, ito na po ba ang pinakamurang unit ng Consorte, itong Euro Motor? Yes, sir. As of now po, ngayon, siya yung pinakamura natin, 110. Dahil kahit 110 lang siya, goods na goods po yan. Ayan, makikita nyo, no? 110 lang siya. Tapos sa cash lang po niya is 43. Then, ang 8 months niya, 6 months po, 8,664. 12 months po niya, 4,705, 88,000, and so on and so forth. Okay. Pinakamura po niya na monthly is 2,198. May rebate pa po yun na 300. Pag-updated po, bali magiging 1,898 na. Okay, sir. Napakamura nga niya, sir. Ano po? Tapos, budget niya, tapos goods na goods pa, pero magpapakina. Tapos maganda po daw ng perks niya, 3 years ganti yung registration na nito. Oh, maano na siya ngayon, bago na. Ano po? Sa ano ba, sir, ibang freebies niya? May freebies po siya na basic helmet po, Makoto. Helmet half face po, tapos 1 PPL insurance na rin po siya. 1 year na rin po yung ano niya, yung warranty niya, yung pinakamakina. Halimbawa, sir, nagka-problema sa wala pang 1 year, libre niyo po itong gagawin? Yes, libre naman po yan. O, depende po, sir, sana? Depende sa sira? Depende po yan sa sira, as long as kaya naman po kasi kasuhin yung mekaniko. Basta po sa makina po. Okay. Yun naman po yung pinaka-major. Pero sa mga basic po, like, yung mga, ano po, side, yung pinaka-dento po, yung headlight. Bawa nabasag? O, nabawari po nabasag. Mga 1 week lang naman po. Okay. Then sa requirements naman, sir, ilan po ba ang requirements niyo? Ang pinaka-requirements po natin is 2x2 picture lang naman po, then valid IDs, barangay clearance, tapos lalagay niyo po sa purposes, motor loan purpose, tapos approve of billing and proof of income lang naman. Okay. Tapos one day, ano po kami, one day process, so pass approve naman po. Ito po ay Consorte Motors Lumban Branch. So dito po tayo sa National Highway, may Talang Uno. Dito nyo lang po kami matatagpuan. Then bukas po tayo ng Monday to Sunday, 8 to 5 p.m. So like nyo na lang po yung page namin, tsaka yung Facebook po namin is Consorte Motors Lumban. Okay, sir, maraming salamat at...